Hi guys, welcome back to my channel. This is Roel. So in this video guys, so I will explain you kung bakit ako na reuse content. Ano ba ibig sabihin ng reuse content? So marami po sa mga YouTuber at saka vlogger na demonetize dahil po sa reuse content. So, ang reuse content po, meron po sa parang bawal at saka na hindi bawal. So, i-specify ko muna doon sa example, doon sa reuse content na not allowed to monetize. So, first guys, yung mga short videos, itong tawag sa English, short videos you complete from other social website media. Yung mga video kinompile natin. Sample, kinuha natin sa ibang social media, sa Facebook, sa Instagram, mga video, tapos sinocompile. Nag-upload po tayo sa YT. So, isa po yan, bawal. So, magiging reuse content yan kasi hindi yan original sa atin. So, second guys, so yung collection of songs from different artists, di ba? Even if you have their permission. So, example, sa mga remix o sa mga songs, sa mga love songs, disco songs. So, kahit meron po tayong permission sa kanila, nagiging reuse po yan. Kasi, yung songs, andyan na yan original song sa YouTube. O kung wala naman, hindi yan atin ang hindi yan sa atin ang song, di ba? So bawal talaga yan yung mga collection of songs. So pangatlo guys, ito yung clip of moment. Clip of moment from your favorite show. Tapos inedit tayo ha. Inedit together with little only editing at saka walang narrative. Yung kumbaga kumuha po tayo ng video. Tapos nang upload po tayo, re-upload sa ating channel. So, bawal na bawal po yan. Magiging reuse content yan kasi walang narrative. Diba? Pang-apat guys. Yung content uploaded many times. Yun. Example. Sa mga trending videos. So, meron yan original na upload. So, kung kukuha natin yan, tapos mag-re-upload po tayo, tapos yung isa na naman, nag-re-upload. So, madidetect yan ang mga YouTube analysts. So, magiging reuse content yan. Di ba? Content uploaded many times by other creators. So, tayo, nag-upload tayo. Tapos yung iba, nag-upload din. So, isa yan, prohibited. Ito guys, pang last. Promotion of other people content. Content, di ba? Pinopromote natin ang content nila. Even if we have their permission. Example sa akin, nag-promote ako isa sa mga video. I think mga 3 video ako na-promote regarding sa online business ko. Meron akong isang online business. Nag-promote ako yung mga videos nila regarding sa about mga health benefits. So, hindi man nag-specify ni sa email kung ano talaga yung videos na reuse content, pero base sa mga video natin, kung titingnan ko sa mga video natin, kung hindi talaga yan ating gawa, saka walang muka natin or sabi natin narrative, so possible magiging reuse content. Hindi yon magiging copyright sa owner, pero dahil uploaded na yan sa ibang YouTube, so ibig sabihin, duplication na po tayo. So, reuse content po yan. Isa yan sa mga bawal talaga. So, yun guys. So, sa 5 guys, sa 5 bawal, ang pinaka maraming bawal talaga, yung mga music. Kung napansin nyo, halos gumagawa sila ng mga remix, gumagawa sila ng mga compilation of songs. Yun guys. So, isa rin to sa mga reuse content.
So, ang advantage kahit serious content, meron din. Pwede natin pala gagamitin yung mga video ng other creators. Example guys, basahin ko na lang ha. A funny or thoughtful revision of content you did not originally created. Diba? So, isa rin yun. Or clips of other people content as part of critical review. Pwede yun. A scene from a movie where you rewritten to the dialogue and change to a voiceover replay. I also play replay of a sport tournament where you explain, dapat i-explain yan, what the competitors did to succeed or fail. Isa rin pwede, yung reaction videos. Kadalasan, maraming gumagawa nito guys, yung reaction video, where you comment the original video, di ba? Yung mga gumagawa, yung mga reaction video sa mga music, sa mga singer, pwede yon, di ba? Edited footage from other creator, where you at, ha? Where you at, store, ano ba itong tawag nito? Storyline, or commentary. Yung parang footage nakita natin tapos nilagay natin ng mga story or commentary ganun. Kumbaga ano to, parang comment, nako-comment po tayo sa video nila. Yon. Iba yung react, parang reaction din, di ba? Reaction sa commentary. Parang similar sila. So pwede pa rin pala tayo gagamit ang mga reuse content. So meron bawal, meron din hindi bawal. Yung guys. So, I hope guys you have idea or tips nakuha dito sa aking video. So, sa mga hindi pa nagsubscribe sa channel ko, don't forget to subscribe guys. Click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos ko. So, that's all guys. So, God bless all. Thank you for watching.